Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Ito na si Señor Ray Pacheco sa programang Teka-Teka. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-Teka sa DWIZ. Hola, buenas tardes. Magandang hapon na Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ba ngayon, Engineer Wasi-Wasi? Si Engineer Wasi-Wasi po ang kasama natin. Ayan. Mabuti na sinabi ko na si Engineer Wasi-Wasi, nagpalagpangan ha. At ngayon po ay 26 na ng buwan ng Abril. Ang bilis ng araw. Medyo mabilis ata. Anyway, papasok na ba tayo sa tagulan? Ha? Ibig sabihin, ilang araw na lamang po ay buwan na ng Mayo. Di ba Mayo simula ng tagulan yan? O hindi na, nagbabago na? O kaya yan po simula ng mga pistahan blues? Ayan, yung mga tradisyonal na pistahan blues at saka yun ang mga uso yung mga pagdating ng Mayo, di ba? Pistahan, mga sayawan, ayan, ayan pa. Pero sumasabay dyan ang bagyo eh. Dyan sa Mayo eh. Ano, di ba? Pag oras na dumarating, eto ka to, medyo makulimlim eh. Sabi ko, teka, wala, hindi pa tapos ha. Hindi pa tapos na tag-ulat, ang taginit ha. Sabagay, inunaan na nga tayo, di ba? Nakaranas na tayo ng, nakita mo naman ang ginawa ni Agaton. Lumusob si Agaton sa gitna ng taginit. Di ba niya? Nakakatawa lang, nakakatawang na nakakainis, di ba? Marami hong pinatay si Agaton, senyora, sa gitna ng taginit na hindi natin ine-expect. Ayan, yung mga pagdating ng Mayo, nandiyan pa yung mga, nako, ito yung mga pagbumulan lahat ng mga pagdating ng Mayo, yan ang mga pagnagbumula ng mga ano ng super spreader. Pista. Yan, yung mga tradisyonal ng mga pista-pistahan, yung mga tradisyonal na Flores de Mayo. Yan po kasi ang buwan ng mga bulaklak. Ayun, bulaklak. Ayun, bulaklak. Bulaklak, bulatlat. Bulaklak. Bulaklak, oy. Bulaklak nga pala. At syempre ito po si Señor Pacheco sa Teka-Teka ngayong araw na ito ng Martes. Samahan po ninyo kami hanggang alas 5 ng hapon. At buenas tardes, magandang hapon. Buenas tardes, magandang hapon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hating gabi, magandang gabi, magandang madaling araw, magandang merienda. Diyan po sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng daigdig na nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng YouTube at ganoon din po ng ating Facebook. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito ng Martes, dyan po araw ng Lunes, dyan sa ibang lugar eh. Lalo na yung mga nanonood sa atin ng madaling araw. Ayan, yung iba ha, gabi pa. Ayan, Martes pa lang sa, ay, ano pa lang sa kanila, Lunes, ha, senyora. At siyempre, samahan po ninyo kami, senyora, at binabati din natin na yung ating mga amigos at mga amigas sa buong Islas de Pilipinas na kung saan po ay sabay-sabay kami napapakinggan sa pamagitan ng aming himpilang todo lakas DWIZ 882 sa pamagitan ng ating mga station, ang ating FM 98.7 home radio sa Davao, home radio sa Iloilo, home radio sa Cagayan de Oro, home radio sa Jensen, at home radio sa Naga, at home radio sa Legazpi. Mayong buntag, mayong hapon, hindi mayong buntag, di ba? Mayong hapon at namarhay nga hapon sa Indogabos para po sa mga taga Bicol. Ayan. At ngayon ay sinalubong tayo ng araw na ito ng pagtaas na naman. Ayan. Talagang si Señor Pacheco lang daw talaga hindi tumataas. Taas na naman, taas. Wow. Kaya mukhang kalbaryo talaga ng pasahero itong... anong pasahero? Kalbaryo ito ng mga drivers natin, ng mga motorista. Ang non-stop, biglang iling... Eto, ewan ko eh. Iling na naman ba? Iling ng iling yung ating mga ano, yung mga motorista natin eh. Yung mga motorista natin hanggang iling na lang. At saka, parang kabayo yan eh. Ayan, ganyan. Parang kabayo. Yeah! Ayaw naman tumakbo yung kabayo. Puro iling lang. Non-stop oil price hike tayo, ha? Sipin mo, ngayon eh, lahat ng oil companies, in-announce na po yung big time na increase nila. Big time, ha? Mabuti kayo pag nag-i-increase kayo, big time. Ano? Kailan kaya may big time ang ano nyo? Yung pagbaba. Ayan. At saka kailan din kaya big time ang sweldo namin? Ayan. Yan ang mga tanong ng mga ano eh. Kailan magiging big time yan, ha? Senyora. Ayan. Ang mga amigos at mga amigas. Mabuti pa yung increase ng ano eh. Increase ng presyo ng ano natin, ng mga oil products.
mas big time eh. Kailan kaya big? Ay naku, napainis. Oh, tinatanong ng mga manggagawa, kailan naman ang big time ng increase ng sweldo nila? Yun ang hindi ko alam kung kailan magiging big time yan. Ha? Ayan po ha. Caltex, Clean Fuel, Flying V, Petros, Petrogas, Phoenix, Petron, PTT, Philippines, Sea Oil, Total, at Unioil ay nagsimula po ang pagtaas nila ngayong araw na ito, ng Abril 26. Itatak nyo sa inyong kalendaryo, 26. Kaya kahapon, punong-puno eh. Na? Ang dami nagpa-pultank. Pultank dito, pultank dito, pultank doon, pultank dyan, pultank dito. Nagka-pultankan eh. Nagka-pultankan ka. Nagka-pultankan. Ano? Ano ka ba, senyor? Nagka-pultankan. Oo, nagka-pultankan. Lahat. Kung saan-saan po lugar eh. Mabakaliwa ka, mapakanan ka, pultank dito, pultank dyan, pultank nyo ng lahat. Sabi nung isa. Yan naman nangyaring dyan kahapon. Ang pagtaso natin, talagang big time ha. Big time ba ito talaga? Okay. Yung gasolina natin, 3 piso. Yung diesel natin, 4.10. Yung na-effective po kaninang alas 6 ng umaga. Ayan ha. Yan po ang ating big time. Yung kerosene prices will also go up by 3.50 per liter. Bukas po yan. Hindi po ngayon. Yung ating po mga kerosene. Ang tabayanan nyo, bukas yan ha. Bukas po, 3.50 ang itinaas po. Kaya, ewan ko kung paano po ang gagawin natin. Anyway, ngayong araw na ito, isa po yan sa mga balita natin na hindi natin maiiwasan talaga. Tungkol sa COVID-19, naku, 7 pang mga Pilipino sa Shanghai, China, tinamaan ng COVID-19. Ha? At tayo po kay Consul General Jose Ignacio, umakit na po sa 17. Ang mga kabuang bilang ng COVID-19 infectious o infections sa mga Pinoy dyan po sa nasabing lugar. Sa China po yan, ha? Wala sa Pilipinas. At mababatid po na pinaiiral ngayon ng China ang zero COVID strategy kung saan nagtupad dito ng mga lockdown sila. Lockdown po sila, nakakaranas po ang China. Mass testing at travel restrictions. Ay, dito sa Pilipinas, hindi. Welcome! Welcome kayo lahat dyan. Welcome kayo. Welcome, welcome. Pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok. Pasok dito, pasok dyan. Pasok dito, pasok. Yan. Sa banda dito, pasok. Sa Pilipinas, pasok. Pasok. Yan, para tayo nga nito eh. Para tayo nasa sinian eh. Pasok. Binibent. Mapapanood din yung pasok, pasok. Hoy! Muli na naman sinabi ni Ignacio na magkakalob sila ng ang pamahalaan ng food assistance sa mga Pinoy na naepektuhan po ng lockdown, hindi yung sa Pilipinas, ulitin namin sa Shanghai, China. Ayan. At syempre, talking about election, nako, palapit ng palapit na. Ito pa ang isang kinatatakutan ng ating mga eksperto eh. Ang Commission on Elections ay para po nagpaalala. Nagpapaalala po sa pagsisimula ng lokal na absentee voting o yung tinatawag na low AV o LAV. Bukas na magtatapos po sa Biyernes yan, ha? 29 ng Abril. Ito pong tinatawag na local absentee voting magsisilbi sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo 9, kaya hindi po makaboboto sa naturang araw. Kaya meron po silang local absentee voting. Kabilang po sa naging paalala ng commission ay ang pananatiling sekreto o palihim na pagpapila po sa balota mula po sa party list hanggang saan? Hanggang presidente yan. Ang dami ha. At kailangan din sulatan ng pangalan at lagda ang balota sa dalawang envelope bago ipasok sa ballot box na inilabas po. Ito po sa inilabas na datos ng Comelec Committee on local absentee voting. Nasa 84,357 ang naaprubahang bumoto at ang pinakamarami rito ay mga pulis. Eh, kailangan ng pulis eh. Eh, dahil kasi pagdating ng actual election eh, kailangan sila eh. Nakakalat po yan ah. Spread sila lahat sa mga lugar, lalo-lalo na sa mga lugar na medyo, medyo hot spots ah. Nasa 47,021 ang kasunod ay ang Philippine Army. Sila po 47,000 yung mga pulis natin. At yung Philippine Army nasa 34,570. Ayan. Yan po ang isa sa mga maiinit natin mga balita ngayon araw na ito ng Martes, senyora. At tungkulo dun sa inaprubahan na po ng US Drug Regulator yung pong Remdesivir ng Gilead Sciences Incorporated,
siya po yung gamot para daw po sa COVID-19 sa mga bata, ang edad ay pababa, ha? Edad po yan 12 pababa. Yan, medyo nang may gamot na. Hindi na ho kayo bibigyan ng bakuna. Ayan, Remdesivir. Ito ay matapos malawakin po ng ahensya yung emergency use authorization na naturang gamot para po mapabilang din ang mga bata na wala pang 12 anyos ay na may timbang na hindi bababa sa 3.5 kilos. Dahil dito, yung Remdesivir, ang unang gamot na inaprubahan na po bilang COVID treatment para po sa mga 12 anyos pababa. Ayan. Naku, eto na naman. Ah, naghain na naman ang Trade Union Congress of the Philippines. Naghain na naman po yung ating mga manggagawa sa pamamagitan po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ngayong araw na ito. Ah. May petition na naman sila. Puro na lang petition to. Walang mangyari. Diba, guy? Don't give up. Diba? Try and try until you die. Sabi nga, may kasabihan. Diba? Petition ulit. Petition para sa hiling na dagdag dahil na minimum sahod ng mga manggagawa dito po naman sa Calabarzon. Ayan. Hindi na raw po sapat ang 400 pesos naman dyan sa Calabarzon na mga manggagawa sa naturang rehiyon para sa kanilang mga gastusin. Lalo na nga ngayon tumataas po itong mga gasolina natin. Itong ating oil products. Anong magagawa natin dito? Anyway, gaya po na nabanggit namin, yung pong naku, may pinaimbestigahan na kagad sa booster. Bakit? Ewan ko, di ba pinayagan na? O pinayagan na pero may pinaimbestigahan po ang DOH. Yung pagtuturok daw ng ikalawang booster sa mga frontline health workers at saka sa mga senior citizens sa unang araw ng pagbabakuna sa mga immunocompromised individuals. Pinaimbestigahan. Bakit? Yung naturang unang rollout daw po ng ikalawang booster shot ay nakanaan lamang daw po sa mga immunocompromised individuals na una nang inanunsyo ng kagawaran. Malinaw yon. Pero yung isinagawa po itong nasabing investigasyon, matapos meron pong report na nagpabakuna sa isang ospital sa Metro Manila ng mga healthcare workers at mga senior citizens. Binigyan din ng kagawaran na pinag-aaralan pa ng Health Technology Assessment Council ang pagtuturok sa ika-apat na bakuna sa mga matatanda at saka sa mga health workers. So, hindi pa kayo okay. Pero ang nangyari, kayo ang nabigyan ng booster. Medyo inimbestigan bakit nagkagano. Nagkakaunahan na. Hindi naman uunahan yan eh. Hindi uunahan yan, senyora. Okay, ngayon po ay 13 araw bago po ang ating national at local election. Tingnan po natin kung ano po ang mga paghahanda ngayon ng ating mga kapulisan na kung saan po ay ang ating mga kapulisan ay sila po ay maagang boboto. Yun po ay kasama sila sa tinatawag na local absentee voting. At tanungin nga natin si Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, senyora, at nasa linya na po natin ngayon. Colonel Fajardo, magandang hapon, Buenas tardes. Welcome po dito sa Teka Teka. Si Señor Pacheco po ang inyo pong kaboka-boka handang maglingkod sa inyo. Ano po may pa? Ano po ang pinaka-latest natin ngayon sa Colonel Fajardo? Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Ngayon po, alam po namin na nagpapaalala na po ang Commissioner of Elections sa pagsisimula ng lokal na absentee voting. Bukas at kailan ho ba yan? Bukas. Bukas na ho magtatapos, ano? Sa Biyernes. Bukas po, sir, mag-i-start. Mag-i-start bukas, magtatapos sa Biyernes. 29 po, opo. Tama pa, sa 29 matatapos ng Abril. Opo. So simula bukas, nakahanda na po yung mga kapulisan natin. Para po tama dito sa... Po, sir, nakahanda na po yung mga pulis po natin na magbabantay dun sa mga areas kung saan ipag-idadaos na po itong local absentee voting. At kaugnay din niya na... Sir, yung more or less 30,000 mahigit natin na police ay na mag-a-avail po ng local absentee voting ay inaasahan din po natin na pupunta doon sa mga center kung saan gaganapin. Dito po sa Kamkrami ay more or less 3,248 po yung mag-a-avail. Whereas yung remaining po na 26,000 mahigit ay doon po sa mga opisina ng police provincial office sila magkakas po ng vote nila.
Okay. Siyempre po, alam po namin kaya kailangan kayo mauna ron sapagkat mauna kayo sa pagboboto, pagboto dahil sa actual election naka-deploy na po ang lahat ng ating mga kapulisan sa mga area na kung saan po may mga areas of concern tayo na kayo po ngayon ang magbabantay sa mga voting precincts sa buong Islas de Pilipinas yan na Colonel Fardo. Tama po ba? Tama po sir, we expect na a week before po ang instruction po ng ating GPNP ay a week before po ay ida-download na po natin yung mga karagdagan nating police coming from the national headquarters and regional headquarters doon po sa mga lugar kung saan po sila nakarehistro para bumoto. So pagbibigyan po sila ng COMELEC na mapriority na makapagboto, after po noon sila po ay pupunta doon sa mga designated areas nila para mag-render po ng election duties. I see. So ito pong absentee, ito po tinatawag nating voting ng OLAB o yung tinatawag nating local absentee voting. Ano po 'yan? Yung mga boboto po ng mga pulis natin, yung kung saan sila naka-assign ngayon. Yes po, kung saan po sila naka-assign at doon sila boboto. Basta makaalis, doon po sila. Kaya po sila nakapag-avail po ng local absentee voting dahil kagaya po ng mga pulis nating naka-assign sa mga station at Apo. Hanggang sa police provincial office ay hindi po sila po pwedeng umalis. Only for those lang po na naka-assign sa ika nga, national headquarters, regional headquarters na ika nga ay i-download po sila as part of the augmentation ang makakaboto po kung saan po sila rehistro. Pero kagaya po ng mga pulis natin na naka-assign doon ika nga doon sa mga may local station na hindi makakaalis, sila po ay nag-avail ng local absentee voting po. Ayun, kaya sa madaling salita, hindi po sila kasali sa mga kaboto sa mga local na mga kandidato. Maliban hanggang party list lang sila, tama po ba? Hanggang national lang po, sir. National to party list. Wala po silang ibobotong lokal. Dahil kung saan, dahil hindi naman sila taga ron eh. Kung ano sila naka-assign, pero hindi naman sila taga ron, kaya hindi sila, wala sila iboboto ng local candidates dyan. Tama po ba? Tama po, sir. Okay, Colonel, talking about na sa deployment, so right, sabi nyo 1 week before the election time, so anyway hindi na ho natin de-deploy as is where is na sila dahil nandiyan na sila sa mga area nila, tama ba? Opo sir. Maliban po doon sa tinatawag po natin na reactionary standby support forces po coming from the national headquarters at regional headquarters, sila po yung ida-download po natin to augment po yung mga kapulisan natin sa local dahil inaasahan natin na sir na yung mga local police po natin ay sila po yung magbabantay doon sa mga polling precincts. More or less mga 37,000 mahigit po yung ating mga polling precinct nationwide at magde-deploy po tayo ng 2 police kada polling center. So maliban pa po. So 2 police, ulitin natin, si Colonel. 2 police kada polling center. Wow, okay. How many polling centers do we have? All in all, Colonel, meron ba kayong listahan? Kung ilang polling centers 37,149 polling centers. Wow. That's why we are deploying more or less 74,298 na police po doon sa mga polling centers. 74,000? 298. Wow. Yeah, meron po tayong ganung mga police na may de-deploy. Available meron po yan. Po, sir, that's why humugot po tayo doon sa mga national headquarters pati okay. Po sa regional headquarters. Doon po, kaya po sila i-augment doon para mabigyan po ng ikangan ng tulong yung mga kakulangan natin sa police. At at the same time, yung ating mga AFP counterpart, ayan, nag-commit din po na magbibigay sila ng counterpart po nila na sundalo para matulungan po yung pagbabantay, lalong-lalo na po doon sa mga polling centers at doon sa mga immediate vicinity po. I see. All in all ba, ilan ba lahat ang kapulisan natin sa buong Pilipinas, Colonel? Nasa 225,000 na po. Opo. Ang ating kabuuan. So, biro nyo, out of that, 74 ang kailangan natin. 74,000. Out of that, 200. Tama po ba? Yes po, sir. Para yes dito, para i-deploy lang natin. Para i-deploy natin sa almost na ilang precinct yan. Madami. Ilang presinto yan sa buong Pilipinas pala yan. Ano? Anyway, at this point, may mga listahan na po ba tayo ng mga areas of concern ang naibigay sa inyo ang COMELEC? O may listahan na po ng, ibig sabihin, may mga listahan na po ba ang PNP sa mga lugar na isinama sa listahan ng areas of concern ng COMELEC?
Yes, sir. Last March po ay nag-sumiti na po tayo sa POMELEC ng ating mga recommended areas na mapapay sa ilalim po sa election areas of concern. Opo. At yung kakamihan po doon, hindi man lahat, ay na-approve na po ng POMELEC. So may dagdag lang na kaunti na ang COMELEC at base na rin sa pakikipag-ulayan pati na rin po sa EFP. Mm-hmm. At iniintay na lang natin, sir, yung COMELEC na mag-issue ng listahan, being the official, ika nga authorized agency po na mag-release po officially ng mga areas na napasailalim doon sa tinatawag nating election areas of concern. Okay. In case na, sabi nyo, nagsubiti na kayo sa COMELEC, na listahan ng isang, halos ilang bayan ba yan? 105 bayan nata at 15 syudad po ito. Tama ba ako? Am I right? Doon po sa areas na pumasok po doon sa red category, 105 towns po, and then 14 cities po ang pumasok sa red category. Okay. Talaga. Pag sinabi nating red category, ito yung pinakamataas ang banta sa karasan. Ganun ba yan? Tama po, sir. Ang ibig sabihin, pag ang isang area po ay nailagay sa red area, may mga factors po na ika nga present dun sa area, kagayad po ng mga election-related incidents na naitala natin ng mga previous elections po. Mm-hmm. And then may mga monitoring and presence din po tayo ng private armed groups. Mm-hmm. At meron din po tayo mga politically motivated election-related incidents in the current period. At yung area na po yun ay napasailalim na ng sa COMELEC control at meron ding presence po doon ng mga threat groups. Okay. Kaya pag lahat po yon, yung mga factors po na yon ay present, automatic po yung area na po yon ay mapapasailalim po sa red category. So pag na red category, meaning mas marami po bang pwersa ng pulis ang pinadadala natin dyan? Ganun po ba yon? Tama, sir, no? Maglalagay tayo ng additional police coming from the regional mobile force company. Pati yung special action force po natin ay dyan po natin itututok dun sa mga areas ka na nailagay po sa red category. Okay, ganun pala yan. Okay. So more or less, mga ilan po mga ilan po usually yan? Mga ilang personnel yan? Yung ibang mga personnel, yung ibang mga areas natin ngayon, sir, na ika nga ay napunta, napasailalim na sa mga COMELEC control, katulad po ng dalawang municipality po ngayon dyan sa Lanao del Sur, ay naglagay na po tayo ng isang platoon ng Special Action Force dyan. Okay. Pati po yung Regional Mobile Force po dyan sa Bangsamoro Autonomous Region ay naibaba na rin po dito sa mga areas na to. At ganun din po sarang ine-expect natin sa ibang mga area. Naka-deploy na po ngayon yung ating mga Special Forces doon. Okay. So, napakaganda po yan. At isang magandang report na natanggap namin sa inyo ngayon, Colonel, itong pagkabuwag ng halos 20 private armed groups dito po sa preparation natin sa May 22 election natin. Tama po, sir, no, nagtuloy-tuloy po yung ating kampanya laban po sa private armed groups dahil alam po natin yung implication at the danger. Opo. Kung ito po ay hindi po natin masasawata. Kaya bago pa man po pumasok ang election period o yung election year natin to, ay nagtuloy-tuloy po. Para mahaba pong proseso. Opo. Ang ginawa po ng Joint AFP and PNP and AFP Intelligence Committee po para po ma-disband, ma-dismantle and madilis po itong mga active private armed groups na nakalista po sa atin. I see. Okay, at least nakita natin mukhang sa nakikita namin ngayon, Colonel Pardo, everything is under control and everything is prepared na for this coming election at this point. Tama po ba? Tama, sir. No, all systems go na po tayo. When you speak of the security coverage natin, mahaba po yung naging pagpaplano natin. Ngayon po ay in place na. Nakalatag na po yung siguradad natin. Kung magkaroon man po ng minor adjustment habang papalapit ang eleksyon, yun lang po is kung depende na rin po yon sa magiging current and political political environment sa isang lugar. Apo. Pag may mga nangyayari at nare-record po tayo ng mga konting kaguluhan o intense political rivalry, that's the only time, sir, na magkakaroon po tayo ng adjustment sa deployment. Okay. Thank you with that, Colonel Jean Bajardo. Well said. Napakaganda po ng inyong binigay sa aming mga impormasyon kaugnay dito sa almost 13 days before election 2022. Maraming salamat ulit, Colonel Pardo. Thank you, sir. Okay, mga kaibigan, napakinggan po ninyo, mga amigos at mga amigas, ang ating tagapagsalita
ng Philippine National Police sa katawan po ni Police Colonel Gene Fajardo. Ito pa rin ang palatuntunang teka-teka, si Señor Pacheco pa rin ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 5 ng hapon. Magmaya pong ganap na alas 5, magbabalik po kami para doon naman ho sa ating mga balita. At pero babalik po si Señor Pacheco dito pa rin sa palatuntunang teka-teka pagalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala at mga balita. Philippine Standard Time, ganap ng eksakto alas 4:30 ng hapon. Teka, teka, si Señor Pacheco na! Hola! Buenas tardes muli, mga amigos at mga amigas. Buenas tardes ulit, buenas tardes na naman. At sa ikalawa, tuling bahagi tayo ng ating palatuntunang teka, teka, si Señor Ray Pacheco na po ang inyong kaboka-boka ngayong araw nito ng Martes na kung saan po ay medyo maraming umiiling-iling na mga motorista natin dahil po sa tinatawag nating big time na pagtaas ng langis. Kahirap naman itong sitwasyon natin talaga, no? Well, wala tayong magagawa talaga. At syempre, bati-bati na lang tayo muna. Batiin na lang natin yung dapat batiin natin ng mga kaibigan at mga amigos at mga amigas natin ang patuloy na nakatutok dito po sa himpilang metodong lakas ang DWIZ 882. Rino Rivera, good afternoon, Señor Angelo Redaha. Syempre, ito yung mga regular natin mula sa Malolos, Bulacan. Si Jovi Cabalquinto mula sa Jensen. Si Virgie Harvis. Greetings from, you are from London, UK, United Kingdom. Today, you are now in London. How is London, huh? Virgie? Actually, Virgie is from London. Watching us from via Facebook. Kailangan pati announcement mo, medyo ba. Today, you know what? How are you, Globe? Are you block? Ang hirap talaga maghirap lang maging British, ano? How are you, block? British eh. Taga-London si Virgie. Stay safe, Señor Ray. Blessed afternoon. Ricardo de Guzman, magandang hapon. Annette Alegre D. Siyempre si Ramon Abadillo from Santa Rosa, Laguna. Siyempre si Aileen Giang Castro from Dubai. Yan. At si Griseria Pugao, Pakaira ng Binondo, Manila. At si Ola, si Janelle Beltran, thank you po. Ayan, for watching. Ayan, for watching natin yan eh. At saka binabati din natin siyempre yung mga pamilyang Caspillo dyan po naman sa Western Australia. Sa Perth, Western Australia. Yan po yung mga regular natin na mga taga-ibang bansa na yung iba po ay na patuloy na nakatutok dito sa ating palatuntunan sa Teka, Teka, si Señor Pacheco na. Teka, Señor Pacheco na. Handa nang dumaing. Handa nang dumaing sa init ng panahon. Mas lalo tayong pinaiinit daw po nitong panibagong dagdag na presyo ng petrolyo. Ayan. Ang daming mga problema natin habang papalapit ang eleksyon. Ang daming aayusin ng bagong uupo. Lalo na po yung ating Department of Agriculture. Naku, ang dami nating aayusin talaga. May mga problema po tayo sa DA, di ba? Dahil siyempre, may nakapasok dito na avian flu. Tamantalang nasa gitna tayo ng pandemic, di ba? Ang dami nating intindihin. At saka yung mga smuggling ng mga gulay. Yan ang mga problema ng Department of Agriculture. At tapos, ito sa Department of Energy natin, itong walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga fuel products. Ayan. Kaya wala namang magagawa. Wala namang magagawa. May magagawa ka, Engineer Wasi-Wasi? Meron? Wala. Alaos tayong magagawa rito. Wow. O kaya, ano magagawa nga natin? Wala namang magagawa ang publiko, kundi ay magkamot. Magkamot kayo. Kamutin nyo ng kamutin. Hanggang sa maubos yan. Ito rin yung nga si Engineer Wasi-Wasi. Kamot ng kamot tayo, naubos. Ayan. Kaya, alalay lang ang kamot siya, Engineer Wasi-Wasi. Huwag todo. Medyo, gamitin mo ganyan, ayan, medyo yung formal na kamot lang. Huwag yung, sinasalabusan mo yung buhok mo. Huwag ko sa agency. Kita mo nangyayari. Ayan, ha. Ngayon, hindi naman pwedeng hindi magpagas tayo dahil lalong nga ang kabuhayan natin, di ba? Tama ba, engineer?
Okay, nasa linya na po natin si Executive Director Raeldrine Morales, Officer in Charge ng Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. Para kamustahin natin kung ano na ba ang lagay ng ating mga nakapasok dyan ng mga avian flu. Hanggang saan ba nakakapasok yung avian flu na yan? Hindi ba lahat sa buong Pilipinas yan? Siyempre, problema natin yung avian flu para sa mga karne na kinakain natin, mga baboy, pati baboy at manok, yan. Manok yan eh. Karamihan, manok yung avian flu. Yung sa baboy pa. Yung sa baboy pa. Alamin nga natin sa, nasa linya na po natin si Director Raeldrine Morales. Direk, magandang hapon, Buenas tardes, at welcome sa Teka Teka, si Senyor Pacheco po, ang inyo pong kaboka-boka, handa pong maglingkod sa inyo. Kamusta na po? Ganda. At magandang hapon po sa inyong mga taga-makinig. Isang ligtas na hapon po sa ating lahat. Mm-hmm. Sana naman po, ligtas na ligtas tayo dito sa kakainin natin ng mga tinatawag nating mga karne, no? Lalo na yung karne ng manok, karne ng baboy, yan po mga iniingatan natin ngayon eh. Ano ba yung sakit ng baboy? Na hindi pa rin, wala pa rin tayong bakuna hanggang ngayon? African swine fever. Tapos ito naman po ngayong avian flu, puro lagnat yan ah. Puro lagnat at trangkaso ah. Opo, pero itong avian flu po natin, patuloy pa rin po ito nakasentro doon sa, ang karyan po ng tinatamaan dito ay yun pa rin pong mga ducks, ano, mga itik. Ay mga po bagaman mga tinatamaan po tayo na apektadong manok ay masasabi po natin na yun pong ating broiler sa pangkalahatan ay ligtas po. Ganun po yung ating mga layers, ano. So okay. Meron po tayong mga layer chicken na tinamaan, na may tinamaan po tayong game fowl. At may ilang pero ito po ay nagsimula sa ducks at saka sa quails. Okay. At andun pa rin po yung focus natin sa kasapuyan kasi ito pong avian flu ay dala po ito ng migratory bird. Ayun. Kaya po yun, opo, kaya po yung mga lugar ng mga tinamaan, mapapansin po natin, ay ito po yung mga destination ng mga migratory birds kagaya po ng Cadaba Swamp. Sa Pampanga, yun naman. Ayan, sa Pampanga po, March. Meron po yan. Dito sa may bandang ano? Yun po sa may expressway, di po. Sa ano bang lugar ito? Candaba, sa may Candaba Swamp. Candaba, opo. Yung Candaba Swamp po. Yan, baliwag, magkakatabi po yan. Uh-huh. Yun naman po tinamaan sa Sultan Padarat ay Luwasan Mars. Hindi naman nun natin may iwasan itabo yan, di ba? Apo, sa globally po, sir, halos karamihan bansa sa Europa ay may bird flu sa kasalukuyan. Last year pa po sila nagsimula. Opo. At may issues po talaga yung bird flu between 2021 at sa kasalukuyan. Even po ang Canada at ang US ay hindi rin na-spare. Sa kasalukuyan po, siyam na state na sa US ang may tama at talaga pong kumakalat. Ganyan din po sa Canada, dati ay nandun lang sa Nova Scotia, Isimoa Island, ano po. Ngayon po ay may mga ilang mga probinsya na sila. Bagaman malaki po yung landmass ng US at sa Canada. Mm-hmm. Nonetheless, despite that, kumakalat pa rin po yung bird flu. And, it's the similar strain that we have in the Philippines, ano po. And of course, ang tinitingnan din natin na culprit dito ay yun pong ating mga migratory birds. Bagaman meron pong lateral spread na tinatawag, ibig ko sabihin, yung hawa na lamang or yung naidala yung infection from infected flock papunta sa ibang lugar, kagaya po nung yung sa atin sa Camarines Sur, apo, na may mga itik na galing ng Region 2. Wala naman pong tama pa ang Region 2 noon. Mm-hmm. Kaya lang yung trader kumuha ng itik sa Nueva Ecija. Nako. Na yun pala yung positive. Yun po yung nadala sa Kamsur. Uh-huh. So yun yung mga lateral spread na tinatawag natin or nagkahawahan. And of course, yung mga farms po dito sa Pampanga nagkahawahan kasi sa pangkalahatan po ang ducks at saka ang quails kasi ay kahit natin commercial yung kanilang scale, yung malaki po, ano yung mga farms. Opo. Yung pag-aalaga po natin ay basically backyard. Ipinapas po natin yung bibe sa palayan. Mm-hmm. Ano, para doon sa snails. At pag nagkaroon ng anihan, yun pong mga bibe sa Pampanga, nakakarating yan hanggang Isabela. Nako. Kasi dadali nila doon,
mga pinag-anihan ng palay ay yung may mga nalaglag po kasi yung butil yan eh. Uh-huh. So yung mga nalaglag na butil pag nagpatbig, yan po ay lulutang, nagiging pakain na po yan doon sa mga ducks. So mm-hmm. yan po yung basic problem at dahil kawalan po ng biosecurity, ano, yan po yung naging cause ng spread. And of course, yung migratory, hindi po natin mapigil. Eh. Wala pong passport, sir. At saka wala hong OWA dyan eh. Wala hong immigration dyan. Director, wala ho kasi ganun diyan, walang sisitang immigration, walang sisitang taga, hindi naman nagdadaan sa airport eh. Ah, tama po. Ang problema po kasi sa kanila ay natural host. Uh-huh. So, ibig po sabihin, it's possible na mm-hmm. nag-harbor sila ng virus pero opo. Hindi sila namamatay. 'Yun ang mabigat. Apo. Kaya kailangan talaga may panlaban. May panlaban naman tayo dito sa avian flu na ito. Hindi po tayo nagbabakuna niyan kasi po yung avian flu sa para po sa kalaman na kikinig na po. May apat po na influenza, may influenza A, B, C, and D. Eh, may para yung din pala bird, para din pala ng ano yan, COVID-19 ha. Apo, yung pong influenza, yung A yung tinitingnan natin, influenza A. So ito pong influenza A naman, meron pong H, kung makikita nyo, sabi lang may H and N1. Diba? N1. So ito pong H na to ay meron siyang sham. At yung N naman ay meron siyang 18. Wow. So combination po yan po. Pwedeng H5N1, H5N2, mga ganun po eh. Aba. So it will be useless kung magbabakuna ka tapos yung ibinakuna mong strain ay hindi naman yun yung dumating na virus. Anako. Yan po yung magiging problema. So vaccination is not a positive. Okay. Mm-hmm. So ang hakbang na ginagawa na lang natin dyan? Ang internationally accepted protocol po, basta po tayo ay nagkaroon ng positive ano po sa isang farm, ay humanely kinakal po natin okay. yung mga affected na ibon. Opo. So ano gagawin natin? Papatayin ang natin lahat yan? Pinapatay po lahat yun at binabaon po doon mm-hmm. sa pinakamalapit na lugar kung saan po pwede siya ibaon mm-hmm. na hindi siya magkakaroon ng contamination. Yun. So yun ang the best way na lang yung magagawa natin. Pati ba, pati itong baboy, sakop nyo? Opo, ang baboy kamusta, naman po. Kamusta noon ang baboy natin? Yung baboy po natin, sir, sa kasalukuyan po yung African swine fever, yung reported case po natin, yung active case natin, ay localized lang sa 20 na barangays. Ito po ay nandun sa Region 13, yung Caraga, at sa Region 8. Okay. At kung nakapuslit na naman po dito sa Cordillera, ano po, merong trader na nakapagdala ng baboy na may sakit, nakata ay nagkaroon po ng hawahan. Mm-hmm. Yun po yung binabantayan natin. So, I can say po na mayroong na tayong confidence ngayon sa pag-handle nitong ASF unlike before. Ano po. At meron din po tayong tinatrial na bakuna na hopefully po ay maganda yung maging performance. Ang bakuna ba? Meron na ba? Wala pa rin? Wala po pong registered ano, internationally. Meron po kasing mga bakuna na adaptayan. At tayo nga po ay nakipag-ugnayan sa kagaya po ng Thailand. Ano? At may sinusubukan po tayong bakuna kasi maganda daw ang performance ng bakuna ayon sa kanila. So sinubukan naman natin yan. So bago po mag-election, maglabas kami ng balita para dyan. Mm-hmm. Kamusta po yung mga importation ng baboy? Di ba delikado yan? Saka yung mga ini-smuggle? Yun pong smuggle, hindi po talaga natin masasabi na okay yung smuggling in the first place. Smuggled yan. Yan ang talagang hindi natin talaga madedetect yan pag oras na opo. Kung may dala-dala yan. Opo. Yung legitimate po na importation, lahat po yan kasi nate-check. Accredited po natin. Bago po tayo import, pinupuntahan yung bansa na importan. So, tinitingnan natin yung programa nila, tinitingnan natin yung planta nila. Opo. At kung mayroon silang support ng ASF, pinaba naman natin sila. So, ngayon po, lahat naman nung ina-accept natin makapagpadala sa atin ay wala naman pong ASF reported cases yung mga bansa. Mm-hmm. Dating po sa baboy. Yung pong smuggle, yun po talaga yung kailangan mag-alit tayo ng husto dahil nagpadala ng sakit at yun nga po yung nawawalang buwis para sa gobyerno. Opo. Last na lang po, Direk. Kumusta po yung ano yung mga agrikultura natin sa animal industry natin dyan po sa pinsalang ginawa ng bagyong si Agaton.
diyan po sa mga lugar na yan ng ng Kabisayaan at saka ng Kamindanawan. Sir, yun pong ating assessment, ano po, usually po kasi ang nagiging malaking hurdle po, ano, o challenge sa atin. Opo. Ang karamihan po ng ating livestock, sir, kapag pinag-usapan po natin, halimbawa ang kalabaw, baka, kambing, lahat po to, sir, ay napaka-konti po nito at mainly backyard. So, okay. Yun pong accounting natin, sir, ay hindi po ganun ka-solid. Ayun. Ay, yun pong ating poultry, bagaman po almost 50% po ng ating poultry ay commercial, opo, so kung sasabihin natin malalaking kumpanya, no, yung Magnolia na yan, tayo sa Bounty na yan. So, yan po, natin sila kagad. Pero yun po mga backyard, yan po yung hindi tayo nakakakuha kagad ng firm up na report. Mm-hmm. Ganun din po yung pagbababuyan, sir, nung bago po dumating yung AS. 70% ng ating mga alagang baboy sa buong Pilipinas, mm-hmm, ay nasa mga maliliit na magsasaka din po. So yun pong accounting natin ay hindi din po sila kaagad bilang. So sa kasalukuyan po, ipinifirm up natin yung data natin with regards sa mga nakaraang bagyo, sa doses. Mm-hmm. At yan naman po ay nandoon naman po at sa ating mga regional field offices. Okay. So at least wala naman tayong masyadong masasabi natin nagmalaking damage sa kalagayan ng ating mga animal industry. Yan pong lugar na yan na naepekto ng bagyong si Agaton. Sa paggalaw po, sir, yes, sir, ay mukhang hindi naman po natamaan ang okay ating mga major producing areas po ng ating livestock and poultry. Okay. At least maganda naman po itong ating inaasahan na sana ay at least iba-iba na po ang nagiging problema natin na dinadaanan ng Department of Agriculture, lalo na dito na sa animal industry natin, dahil nga dito po sa tinatawag nating smuggling, mukhang malaki po yung naging, hindi ba malaki yung naging lugi natin dito sa bansa? Yes, sir. Yung sa smuggling po, no, hindi natin siya ma-quantify kasi we can only mention po yung mga reports. Halimbawa po, nakahuli tayo ng nakaraang taon, yung 6-6 na container ban sa Nabotas, mm-hmm, and nakakahuli po tayo sa mga ports, mga 5. Nitong nakaraan po sa Subic, I think 2 months ago, nakakuha tayo ng 10. Mm-hmm. Hindi, ito po yung mga nahuhuli natin, no? Pero yung mga hindi na natin nakikita, yun po yung hirap i-quantify, no, sa smuggling. Of course, hindi natin masabi na maraming nai-smuggle na ganito. Mm-hmm. So, dahil yun po nahuhuli, yun yung nakikita natin. Kasi Opo. Once po na na-detect natin, inuhuli natin sila. Mm-hmm. No? So, ito po yung malaking challenge talaga. Opo. May mga ayuda ba tayo direct sa mga na-epektuhan nga pala ng mga nag-aalaga ng manok? Diyan sa, yung mga na-epektuhan ng avian flu? Mayroon po guidelines po na existing dyan. Mm-hmm. Yung assistant po ng indemnification, ano, ng pagbibigay ng indemnification sa nag-aalaga ng manok. Opo. 100 per head po doon sa mga manok at mga bibe, at sa mga panabong 150, sa Queens and Pigeons 15 pesos per head. Okay. Maraming salamat, Direk, sa pagbibigay danyo sa amin. At least, naliwanagan kami sa sitwasyon ngayon. Itong medyo kinatatakutan pa rin natin ng mga problema natin sa ating animal industry. Salamat po sa inyong binigay ng mga... Salamat po sa inyong Pacheco. Anytime po, sir. Maraming salamat po. Salamat. Mga kaibigan. Salamat po. Salamat po. Mga kaibigan, si Executive Director Raldirine Morales, Officer in Charge ng Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. At syempre, with that, nagpapasalamat po kami sa lahat ng patuloy na nakatutok sa aming panatuntunan. Dito pa rin sa Teka Teka, si Señor Pacheco, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli ang magbabalik ang Teka Teka. At sa loob lamang ng ilang sandali, babalik po kami para po naman sa ating nationwide na balita. Dito po sa IZ Balita, sa Impilang Metodong Lakas, ang DWIZ. Si Señor Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry, be happy. Adios! Teka, teka, si Señor Pacheco na!